sa panahong hindi na kaya. Kapit lang, huwag bibitaw. Katulad ni Mark na sa pinakamahirap na sandali sa kanyang buhay, ang pamilya, kahawak kamay. Si Mark, tahimik lang. Pero kahit gaano pa siya katahimik, may isang bagay raw na mahirap na hindi sa kanya mapansin. Ang kanya kasing mga daliri, matatabat malalaki. Ang hinlalaki sa kanyang kanang kamay, halos kumurba na. Ang kanyang kaliwang kamay naman, hindi hamak na mas malaki at lumobo na hanggang sa kanyang braso. Mabigat siya, hindi ko kayang buhatin yung sarili ko. Yung tela na hindi nag-i-stretch, hindi siya kakasya sa akin. Kanya, eto, nag-i-stretch siya mismo. Pag nag-i-stretch kasi siya, madali ko na papasok yung kamay ko. Nahihirapan ako sa choices ng mga susuting ko. Actually, minsan wala na akong mahanap. Sa kabila ng lahat ng ito, ramdam pa rin daw ni Mark ang kamay ng pagpapala. Never talaga tinanong yung sarili ko na bakit ganito. Pina-feel din sa akin ng family ko na parang normal lang. Hindi ako nabubuli. Pag may mga gathering, parang wala lang. Sinasabi ko na kaya ko namang gawin lahat ng kung anong kailangan gawin. Gusto kong pakita sa kanila na kahit ganito yung kamay ko, komportable ako sa sarili ko. Gayunman, maraming mga bagay ang wala na raw sa kanyang kamay ang kontrol. Mabigat siya, sa totoo lang. Nag-basketball ako. Mabilis ako mapagod kasi nga mas mabigat yung katawan ko. Sa akin yung mga atensyon nila. Yung ibang tao, nagtatanong sila kung nakagat ka ba nung ano. Sinahalin tulad ako sa mga ibang characters na parang malaking kamay. Nawawalan ako ng lakas ng loob. Hirap din daw siya sa ilang mga gawaing bahay. Mahilig ako mag-DIY. Kanyari, mga maliliit na tornilyo. Siyempre, humihingi pa ako ng tulong. Kung i-compare sa normal, nagte-take time ako para kumilos. Higit sa lahat, dahil sa kanyang kondisyon, nagkaroon din daw siya ng mga agam-agam. Ayun talaga yung iniisip ko. Kaka-girlfriend pa kaya ako. Pag alam kong hindi nila ako gusto, hindi na nila ako kakausapin agad. Bibigay pa rin ako ng love letter, nagre-reply pa rin sila sa akin, yung nagkakausap na kami ng face-to-face. Wala akong lakas ng loob nun. Pero na-realize ko, hindi naman talaga yung kamay ko yung problema. Yung confidence ko lang yung problema. Kaya ang kanyang oras at atensyon, ibinaling na lang niya sa negosyo. Nagtayo si Mark ng sariling clothing business na ang ilan nilang mga damit, siya pa ang modelo. Focus ako sa sarili ko na kailangan kong i-improve at kailangan kong maging successful kasi nga madami akong pangarap. Ang negosyo niyang ito, naging daan din para makadao pang palad ang isang espesyal na babae. Si Jelay. Sobrang nagagandaan ako sa kanya. Nag-react ako sa kanya dun sa story niya. Masaya. Kapag ibig sabihin, interesado rin siya. Lakas makapogi points daw talaga para kay Jelay. Ang mga pormahan ni Mark. Ating kasi ako sa mukha nun eh. So hindi ko rin talaga napansin. Hanggang may napansin siyang kakaiba. Ganito yung kamay niya. Sabi ko, ano ba ito? Ini-edit niya ba ito? Ang hindi alam noon ni Jelay, si Mark may kondisyon na kung tawagin, macrodactyly. Macrodactyly is a rare condition. The overgrowth ng soft tissue or it could be vascular. Pwede ma-reduce yung size ng kamay, pero para mag-function. Pero maging normal na katulad ng normal na tao, hindi po. Yung mga treatment options such as surgery. Either mapapagamot ako, pero hindi siya like magiging normal. Or kung hindi man mag-succeed, baka hindi ko na siya magamit. Isa sa rason ba't ko siya nagustuhan kasi never niyang bin-ring up yun. Hindi ko talaga siya tinigilan nun. Inaya ko agad siyang lumabas. May pinagtitinginan na siya. Medyo nahihiya na ako. Meron pa mga bata, Mami, Mami, look ko, big hands. Pag lumalabas kami, wala akong bakila. Pag may nagtanong, tagutig ko lang, mas dire-diretso lang. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Gusto niya lang yung mag-holding hands ka. Ako tinitingnan ko lang, sabi ko, hawakan ko lang ganun. So, alalambot. Madami pa rin taong nakatingin sa akin. Minimake sure ko rin na yung 100% attention niya nasa sa akin. Gusto ko na hindi siya parang mailangan na.
ang laki talaga ng pinagkaiba niya sa mga past relationship ko. Kaya, yun, binigyan ko na chance. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Matapos ang halos isang buwan, si Jelay, sinagot na si Mark. Mas nakilala nila ang isa't isa. Tumagal ang pagsasama hanggang sa hiningi na ni Mark ang kamay ni Jelay sa mga magulang nito nung nagpaalam siyang tumira sila sa iisang bubong. Kahit ganito man ako, responsable pa rin akong tao. Nasusuportahan ko siya financially. Si Mark ang madalas toka sa kusina. Pag magsaslice, kaya ko naman siya. Kaso kasi medyo hassle lang. Kaya hindi na rin naman ako nasusugatan. Tsaka sanay na rin ako. Maging mabagal lang. Pirmi naman ding nakaalalay sa kanya si Jelay. Nagustuhan ko sa kanya yung marunong siya mag-manage ng mga problema namin sa bahay. Responsable siya. Hanggang nitong nakaraang taon, dumating na ang pinakamalaki nilang blessing, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, si Catherine Ray. Every day na nagigising ako, nakikita ko sila. Lagi na lang ako nagti-thank you kay God. Every time na nakikita ko sila, kaya sobrang thankful lang din talaga ako. Si Mark, hands-on sa pag-aalaga sa kanilang anak. Sobrang komportable siya sa akin pag binubuhat ko siya. Parang foam na yung nakapatong sa kanya. Pag sa akin, pag gumawa nun, parang mauuntog sa buto-buto ko. Sa daddy niya, pag gumawa nun, parang magbabounce-bounce pa siya. Lagi ko lang siyang nilalaro. Ayoko maramdaman niya na parang limited yung nagagawa namin dahil ganito. Ngunit may mga bagay pa rin daw si Mark na hirap siyang gawin. Hindi ko siya kayang paligod. Mahirap sa hands ko kasi hindi siya parang nalilinisan ng compared sa linis niya. Sa pagpalit ng diaper, baka konting pwersa ko lang, baka mabalian yung anak ko eh. Minsan ako, nabibigatan ako, pero tinitiis ko na lang din kasi baga parang ayoko lang din na ma-feel net ni Jelay sa kanya ko pa iaasa. Kadalasan nahihirapan ako sa choices ng mga susuting ko. Formal attire, long sleeve, actually minsan wala na akong mahanap. Samantala, para kahit papaano, may magamit pang ibang damit, pinatahian namin si Mark ng customized na polo. Yes. Thank you. Kasi sobrang responsable mo sa amin ni Baby. Sana mas tumibay pa yung relationship natin. Sobrang happy ako. And I'm so proud of you. I love you. Araw-araw kong minimake sure na kumukunti yung worries natin sa problema. Lagi ka lang maging masaya. Kasi pag masaya ka, masaya din ako. Tsaka masaya din si Baby. Si Mark mapalad dahil nakatagpo siya ng habang buhay niyang makakahawak kamay. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.